Eh, pinapublic ko po ito para hindi po tayo nagbobulahan lang. Eh, ako naman ho eh, 51 years old na. Siguro naman eh, naibuhay ko na rin ng magandang buhay sa buhay ko. At kayo din naman po siguro, na kayong katatapang po ninyong magsalita. Talaga pong pag nagsalita kayo, ako'y ninenervyos eh. Sabi ko, katatapang nito. Eh, doon na po natin ilabas ang tapang natin. Bismillah wa salatu wa salamu rasulillahi. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal kong mga kababayan. Isa na naman pong masasabi kong matamis na gabi ng ating pag-uusap. Matagal na po akong hindi nakapag-live patungkol sa mga haganapan ng patungkol po sa inang bayang Pilipinas. Ako po ay nag-live ngayong gabi sapagkat napakadami pong mga nagme-message sa akin. Napakadami pong mga komento rin dito sa Facebook post ko at sa Instagram post ko. Patungkol po sa sinabi ko na ako po ay humihingi ng permiso sa ating mahal na Pangulo na mag-organisa ng milisya. Napakadami po ang nagpipresenta. Ngunit, nalulungkot lamang po ako sapagkat madami po dito ay inaakala po nila na ang inaalok ko po ay pagiging reservist. Ay wala po akong kapangyarihan dyan, mga mahal kong kababayan. Ang pagiging reserve po ay yan po ay nasa kapangyarihan po yan ng Armed Forces of the Philippines. Ako po ay walang kapangyarihan dyan. Yung pong milisya na sinasabi ko po, yan po ay maihahambing sa mga kafgo. Ang mga kafgo po, yan po ay matatawag nating milisya. Hindi po yan reserved. Sana po maliwanagan nyo, mga mahal kong kababayan. Ang milisya po, ako po eh hindi po ako nagsasalita dito bilang isang reserve ng Philippine Army. Ako po ay nagsasalita dito unang-una, mga mahal kong kababayan, bilang isang Pilipino. Bilang isang Pilipino na tayo po ay nalalagay ngayon sa isang sitwasyon diyan sa West Philippine Sea, diyan po sa South China Sea. Ang usapin po ng pagiging milisya, yan po ay kailangan po yan ay pinapayagan po yan ng gobyerno. Sapagkat kapag yan ay hindi po pinayagan, ay para po tayong mga Maoist army niya. Lalabas po tayong illegal niyan. Ay hindi po ganon. Hindi po ako papayag na maging illegal tayo. Opo, kaya po tayo humihingi ng permiso sa mahal na Pangulo na tayo po ay bigyan ng permiso na mag-organisa. Alam nyo po, hindi po ako maalam, hindi po ako nag-aral sa mga military school, pero ako po ay matatawag ko pong mahilig po akong magbasa ng mga patungkol sa digmaan. Mga mahal kong kababayan, ganito po yan. Militia, regular army, reserve. Yan po ang ano niyan. Pag may digmaan, militia muna. Yan. Opo, para kailangan po maliwanag.
ang nauuna sa labanan ay ang milisya. Okay? Ang kasunod po niyan, ang regular uniform army. Kaya po may reserves. Ayan, ha? Ayan po. Sana po malinawan po natin, mga mahal kong kababayan. Kasi lahat po ng komento at yung mga nagme-message sa akin, tulungan ko daw po silang mag-reserve. Hindi ko po yan magagawa. Wala po akong kapangyarihan dyan. Ang inaalok ko po sa inyo, maging milisya. Ha? Kung tayo po yung frontliner, tayo po yung mauuna. Yan. Bakit ko po nasabi yan? Diyan po ngayon kasi sa West Philippine Sea, sa South China Sea, lahat po ng barko doon, wala po kayong makikitang regular Chinese army doon. Wala po. Ang nando doon po ay mga milisya at mga mangingisda. Ayun, na, kailangan po malinaw. Opo. Wala pong nangyayaring invasion. Ha? Wala po. Kasi wala naman regular army doon. Ang nangyari po doon, merong... Ito po, opinion ko po ito ha, mga mahal kong kababayan. Hindi po ako eksperto. Ito po ay sa pagbabasa ko lamang at sa nakikita ko lamang po sa nangyayari doon. Kasi parang iba po kasi ang pag nagnood kayo ng news, pagka nakinig kayo sa radyo, nagbasa kayo ng dyaryo, ayan. Iba na ho kasi ang datingan eh. Ang dating, yung mga barko doon na dumating, na lumanding doon at nakaparada doon, mga civilian fishing boats. Yan! Opo, ha? Kailangan linawin po natin. Wala po doon na mga barko. Wala. Walang Navy doon. Walang Chinese Navy doon. Ang mga nakapark doon ay mga civilian militia. Yan ang sinasabi. Oh. Militia. Sila ho ay militia. Oh. Ngayon, mga mahal kong kababayan, kung ang re-responde doon ay regular Navy natin, regular Army natin, eh para po tayong nagdideklara ng gera, no? Oo, kasi ang dating, yung kanilang mga civilian doon ay pinatulan ng ating mga regular Army. Regular Navy. Yan po sa point of view ko, ha. Kaya po ako nag-alok sa ating mahal na Pangulo na kung ako po ay papayagan na bumuo at mag-organisa upang tapatan. Tapatan po ang milisya ng mga Chinese na nandun. Kung meron kayong milisya dyan, meron kayong civilian dyan, aba eh, meron ding mga civilian at milisya ang Pilipino. Kung papayag po ang mahal na Pangulo sa sinasabi ko, ay lalayag po tayo dyan. At kung sino po ang mga iniimbitahan ko na sumama, at tayo din ay mag-anchor din doon ng barko natin. Pumunta tayo doon. Kung kayo yung mga Chinese ay nakatambay kayo dyan, eh tatambay din kami dyan at mangingisda din kami dyan. Kung milisya kayo, eh may milisya din ng mga Pilipino. Labanan to ng mga milisya. Huwag muna tayong mapunta sa labanan ng may regular soldiers. Kasi wala pa namang regular soldiers ang nandun. Ang nandun, Coast Guard ng China. O, edi tayo, kung lalayag tayo, at tayo'y mangingisda doon, at sinasabi natin atin yon, dapat suportahan din tayo ng Coast Guard ng Pilipinas. Dapat, proteksyonan din tayo ng Coast Guard. Kasi, kung yung mga milisya doon, yung mga mangingisda doon, may Chinese Coast Guard, kaming mga Pilipino, dapat, meron din kaming Philippine Coast Guard. Huwag natin pag-usapan ng Philippine Navy. Kasi ang Philippine Navy, iba na yon, gera na yon. Hindi tayo nakikipag-away dito.
Ang gusto lang natin dito, tatakan natin kung ano yung teritoryo natin. Hindi ba ho? Yun naman ho, opinion ko lang ho yan. Huwag niyo hong sabihin na ako eh eksperto ha. Hindi ho. Ako eh ano lang ako. Kumbaga sa chess. Pawn eh. Ang tira ng China, pawn, mga milisya. Bakit naman natin isusugal yung mga sundalo natin? Ang mga sundalo natin, dapat pinuproteksyonan ho natin yan. Yan ang role ng milisya. Yun ang role natin. Total, napakadaming matapang. Ang napakadami pong matapang. Naririnig mo. Ito, may mga politiko. Sinulat ko eh. Si Senator Kiko Pangilinan. Oh. Si ex-Justice Carpio. Si Jim Paredes. Si Senator Hontiveros. Si Idol. Si 10,000 Hours Senator Lacson. May mga ibang artista pa at mga singers. Eh kung talaga pong matapang kayo, eh sumama kayo sa akin. Tayo ay maging milisya. Tapatan natin yung milisya ng mga Chinese. Pumunta tayo doon, lumayag tayo, mangisda tayo doon, tumambay din tayo roon. Kasi ating to. Amin to. Di patagalan na lang ho tayo doon. Ngayon, total, marami tayong kasamang mga matatapang na seniors din dyan para hindi tayo malungkot habang nakatambay tayo doon, eh, kantahan nyo kami doon. Di ba? Ayan, si Jim Paredes, marami yung magagandang kanta yan. O sumama ka na, Jim. At ganun din naman, si Hontiveros, total, napakagaling nyo pong magsalita, eh, para hindi ho kami malungkot, doon nyo kami sermonan. Diyon kayo magtalumpati. Ganun din, si Justice Carpio. Justice Carpio, ang gaganda po ng mga Inglisan nyo eh. Bakit hindi po kayo doon makipagtalo sa radyo ng pag tayo eh palalayasin ng China, di doon po kayo makipagsagutan sa pagkagalingan na kayo ng English po doon. Nung, kung ano man yung nakita ko po sa TV yun eh. Kumakausap yung mga Chinese doon eh. Ang kailangan namin doon, magagaling na magsalita. Kasi po, wala pong mangyayari kung dito tayo, kalagitnaan po ng pandemya, dito tayo lahat nagbabangayan sa Pilipinas, eh nando doon ang problema. Ang kailangan natin, milisya doon. Ang kailangan natin, tumambay din tayo doon. O, eh kung meron silang 400 na ship doon, ang dami po ritong mga mangingisda din, ang dami din nating mga barko dyan. O ba eh, ngayon nyo ngayong sabihin sa akin yan na kaya nyong magsakripisyo para sa teritoryo natin. Wala ho kasing mangyayari kung dito tayo mag-iingay. Well, ang dating ho nun, puro tayo sat-sat. Hindi ho po maganda na nakikita din po ng mga Chinese na puro tayo dal-dal. Ang kailangan po sa atin, meron ng lumayag. Meron ng pumunta doon ng mga milisya, mga sibilyan. Aba, eh, tayo yun. Ako po, yung akin pong alok po sa inyo ay seryoso. Ako po, eh, pinapublic ko po ito para hindi po tayo nagbobulahan lang. Eh, ako naman po, eh, 51 years old na. Siguro naman, eh, naibuhay ko na rin ng magandang buhay sa buhay ko. At kayo din naman po siguro na kayong katatapang po ninyong magsalita. Talaga pong pag nagsalita kayo, ako'y ninenervyos eh. Sabi ko, katatapang nito. Eh, doon na po natin ilabas ang tapang natin. Kaya inaasahan ko po, mga mahal kong kababayan, na mas naintindihan niyo po ako ngayon. Ulitin ko po, wala po akong kapangyarihan na gawin kayong mga reserves. Yaan po, eh, hindi ko kaya po yan. Isa lang po ang maipapangako ko sa inyo. Kapag ako pinayagan na mag-organisa ng mahal na Pangulo, eh lahat po kayo welcome sa akin. Lalong-lalo na po yung mga matatapang na yan na talaga namang aasahan ko po kayo. Kailangan po namin doon ng
Eh, ang mga Chinese po doon, eh, matagal na doon ah. Siguro mga magdadalawang buwan na. Ay, kailangan po namin ng mga entertainer doon. Kailangan po namin yan. Ha? Kailangan po namin ng mga volunteers. Doon po natin ilabas lahat, mga mahal kong kababayan. Yun lamang po, uulitin ko po. Ang nandoon ay mga milisya. Ang nandoon sa South China Sea, West Philippine Sea, ay mga mangingisda na mga milisya. Wala po doon regular army. Okay. O, ibig sabihin po noon, kailangan tayo doon. Yung ating regular army, regular navy, regular armed forces, proteksyonan natin sila. Hindi pa nyo ito time. Hindi pa. Time pa namin to. Tandaan po natin, sa history ng labanan, ang nauuna, militia. Susunod, regular army. Susunod, reserves. Yan po. Yan lamang po, mga mahal kong kababayan. Sana po nalinawan po ng mga kababayan kong nag-aantay po doon. Ang dami po talaga. Ang dami talaga ang gustong sumama. Pero hindi, ulitin ko po, hindi ko po kayo kayang gawing reserve. Tuon po tayo sa pagiging milisya. Opo, yun lamang po. Babalik na po ako sa aking Ramadan. Kakain na po ako. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po. Inuulit ko po yung akin pong alok sa ating mga matatapang. Hindi ko po natandaan yung iba. Meron pa pong isa dating kumandidatong senador din yun na natalo. Nagsalita din po yun . Yun. Basta po, pagka lumating, pag pinayagan po ako ng aking mahal na Pangulo, pupuntahan ko po kayo isa-isa. At haharap po ako sa inyo. Hindi ko po kayo aawayin. Meron na po tayong kaaway dun . Bakit naman tayong mag-aaway pa dito? Dapat po dito sa Pilipinas, magkasundo na po tayo. Magkaisa. Magkaisa po tayong at kayong mga matatapang, lead us. Kung talaga pong sa palagay po ninyo, nasa inyo yung yag balls. Yan. Opo. Sama po ako sa inyo. Sama-sama po tayo. Maraming maraming salamat po. Mabuhay.